Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning Pilipinas, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa puntong ito, dakuan naman natin yung ating mga astronomical data. Kabilang po dyan, yung ating moonrise sa ganap yan na 9:30 PM. Moonset naman natin, 29 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa atin naman pong lunar phase, sa inyong pagtingala sa kalangitan mamayang gabi, ang masisilayan po ninyo ang isang waning gibbous moon. Kadalasan, ito po'y napagkakamalang full moon dahil sa pagiging magkasunod ng dalawang nabanggit na phases. Pero paglilinaw lamang, kapag sinabi nating waning gibbous moon, nagsisimulang mabawasan yung liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw. Dahil unti-unti na po itong lumalayo sa pagkakalinya sa pagitan ng mundo at araw para muling simulan ang pag-ikot nito sa kalawakan. Balitang astronomiya naman tayo, ang kalawakan o outer space, literal na malawak talaga. Kaya naman tayong mga tao madalas maghanap ng mga kasagutan sa mga tanong na bumabalot dito, katulad ng mga black hole. Ang black hole ay may mataas na gravity na sa sobrang lakas ay nako-convert patungo sa electromagnetic radiation na siyang humihigop sa mga galactic phenomena na tinatawag natin, yan po ang tawag po dyan, ay relativistic jets na natuklasan lamang 5 taon na ang nakalilipas. At sa ngayon, isang grupo ng astronomers ang nag-aaral nga ng hindi pangkaraniwang laki ng mga ito na yung tinatawag na supermassive black holes. Nabatid na ang mga ganitong uri ng black holes ay maroong mass na maikukumpara ng 4.5 million times mahigit sa araw. Inaalam pa ngayon ang posibleng indikasyon nito at ang mga maari maging epekto sa mga kalapit na galaxy. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Mga dapat pang abangan, sunog sa Mandawi City, iimbestigahan. Winter Storm Stella na nalasa sa Amerika. Pagkatunaw ng Arctic sea ice, maaaring dulot ng natural factors. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Panahon TV.